Pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga duka at paghubog sa kapariyan. Ipagkaloob mo ang kaming pinag-alab ng gayong din layunin ay magmahal sa kanyang minamahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangarap. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras na paghahando, ako si Esdras ay tumindi na gulangin ang kasuotan at naniklohod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinain ko sa kanya, Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kaniyan bunga ng kasalanan ng aming kasalanan kasama namin suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami naangkot sa kasalanan dahil dito kami ang aming mga hari at mga saldote ay binayaan nilang mabihag, patayin, gambungin at ibilad sa kahiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kabagan ninyo kami, niloob ninyo na may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lumain ito na iyong itinanggi. Muli ninyo isinilay sa amin ang iyong paningin at binigyan kami ng pagkakataon, kaahon,
naging alipin ng nga kami na mahabang panahon. Gayon may, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataon. Maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang masiraan upang makapanirahan kami iwasay sa Uda at Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manalig sa balita niya. Amen.
San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong parang yung tinawag ni Jesus na ang 12 at binigyan sila ng kakayanan at kapangyarihan magpalayan sa mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman at sinugo niya sila upang ipaayag ang pag-aari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila ay pinagbilinan niya, huwag kayong magbawon ng anuman para sa inyong paglalakbay. Kahit lungkot, sukot, tinapay, salapi o bisa. Makituloy kayo sa alimang bahay na tumanggap sa inyo at manatili doon hanggang sa pag-alis inyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon. At ipagpag ninyo ang likabok sa inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad ng lakbay sa mga nayon at ipinangalan ang mabuting balita at ng pagaling ng mga may sakit sa lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Ano kaya ang ibig sabihin ni Jesus na huwag kayong magdala ng anuman? So bahagi yun na kung saan ay medyo controversial ang mga salita dinidiwan ni Jesus. Huwag kayong magdala ng anuman. Ako'y pumunta rito, marami akong dala. Ano bang ibig sabihin ni Jesus na huwag kayong magdala ng anuman? Naalala ko tuloy noong Sabado. Sabado kasi bumili ako ng yung aking blower. May kulang ang pera. Sabi ko doon sa pwede bang balikan? Hindi daw pwede. Balikan nyo na lang. Balikan nyo na lang yung inyong dadalhin kapag may pera ka na. Hindi mo pwedeng kunin yung blower nang wala kang pera. Yung sinabi ni Jesus na huwag kayong magdala ng anuman. Well, bahagi yun ako sa ay sabi na natin ay may hindi ito kahulugan na huwag kayong magdala. Mas malalim pa doon. Ito ay isang pagpapahayag na pagkirusunan ang ninyo. Yung sa pagkamalaganan ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Yung kanyang paanyaya rin. Hindi dapat maging sa dapat. Ang anumang dadalhin natin. Kasi kumisa po yung mga dinadala natin, nagiging isang amal para ipahayag natin yung pagliligtas ng Diyos. Bagkos yung kanyang panayalin, magtiwala tayo sa kanya. At maging bahagin ko na magkibos namin na pagkakalagaan ang pagkabahagi ng Diyos na hindi lamang tungkulin ng pare. Ito po ay patawagin natin ay tungkulin ng lahat. Tungkulin ng pare, tungkulin ng sino mang mananampalataya. Tungkulin ninyo, tungkulin ng sino mang tumutugon sa panawagan ng buong ni kapal. Kaya, kinakailangan, tumutulong din yung pagkilos. Kasi yun yung ibig natin makita natin na ito ay ubusan ng Diyos. Hindi ko ubusan ito. Hindi nyo lang ubusan ito. Ito yung ibig sila rin ubusan ng Diyos. Tayo ay nakikibahagi lamang
sa ubasan ng Diyos. May kaparte tayo. Kaya, ang higit ng pag-iwalay sa atin ay sa Diyos. Yun ang higit na binibigyan ng pag-apahalaga. Yung pag-iwala sa Diyos. Hindi sa sariling kakayanan. At yun po kung isa na mayroong kabigatan, magtiwala ka sa Diyos. Na kumisan kapag tayo ay sinusubo ng Diyos, ang dami natin precondition. Sana may ganito, sana may ganyan, sana ganito yung pagkilos natin. Eh, ang mga na kong nagamalan ay sumunod tayo para sa pagpapalaganan ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya po kumisan, kalimitan po, isa po sa mga naging sagaba sa pagpapalaganan ng mabuting balita ng Diyos Helen. Gawa ng mga preconditions na inilalagay natin. Ano yung kinakailangan kong usin? Yung sabi ko ngayon eh. Ito rin yung kaumisan yung pamantayan ko rin sa mga naglilingkod sa simbahan. Kagustuhan maglingkod. The will to serve. The rest will follow. Pero ang unang-una yun, gusto ko maglingkod. Yung ibang pangailangan, skills, kailangan din ng skills, it will follow. Kailangan din ng financial support, it will follow. Pero yung dapat pangailin, the will to serve, ang kagustuhan ng maglingkod. Kasi yun ang makita ko natin, Serbia, I will serve. Ano yung problema ni Satanas? Non-Serbia, I will not serve. Sino sabi lang natin, hindi naman tayo patulad ni Satanas na I will not serve. Pero kung mapapansin kong isa natin, marami tayong precondition na inilalagay. Mahirap yung pattern, hindi ko kaya yan. Ay, sana po maging bahagi ng pagkilos na kung saan ang makita po natin. Pero yun, pangalawa, ay yung urgency ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya yung ako ni Alin, ito'y pinagbigyan ng pasigyan ng ako na kumari Alin. Walang masyadong dinadala. Alam mo, kaya tayo kumisang nabibigatan. Sabi mo, marami tayong dinadala. We overburden ourselves. Sabi mo, ano nakarang linggo, ay yung sana maging bahagi ng ating bukabularyo. Yung bukabularyo na kalit, kasi doon natin makita yung kagandahan loob ng Diyos eh. Magaan ang ating loob. Kaya, bakit maging magaan ang iyong loob? Wala kang masyadong baggage. Maging yan man ay physical baggage. Maging yan man ay spiritual baggage, psychological baggage, financial baggage. Misa na yun ang naging nagpapabigat sa pagkilos natin. Kaya bahagi yun, yun yung tiyakawag natin yung ulit, yung simplicity of life. Maging bahagi yun ang mga pera, ano sa magaan kayong tumatakbo. Magaan kayong tumatakbo. Magaan kayong maglilingkod. So, huwag kayong mag-ipon.
nila manulang pera. Ngunit ng mga bagay na kung saan ay maging daan ng ikabibigat natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya nga, sa usapin ko sa panyay ni Pope Francis, ay yung kanyang panyay ulit, ay para huwag kang mag-iponere ang kanyang panyay kasi ngayon ay throwaway culture. Marami tayong tinatapon kasi yun ay nagpapabila. Pero anong sabi niya kung isa na ulit ay una, huwag kang bibili ng itatapon mo lang. Kasi kaya tayo ngayon ay throwaway culture kasi ay bili tayo ng bili, hindi natin kailangan. Ang dami namin pagkilos, hindi naman yun ang pinaka-direksyon ng aming buhay. Kaya alin, kasi iyon po yung huwag namin kalimutan. No? Simple lang mo, halimbawa na lamang ay sa isang pag-aaral. Ay kapag yung isang pag-aaral ay gawa ng marami na yung pwedeng gawin, ang gagawin niya, kung parang ay mag-computer siya. So, hindi siya makapag-aaral. Yun ang kanyang dinadala, hindi naman niya kailangan yun. Anong kailangan niya muna? Ay mag-aaral ko na siya. Kung pagkatapos siya mag-aaral, tsaka siya mag-computer, okay yun. Pero ikaw ay mag-computer muna, maglaro ka muna, at saka later on, makita mo na rin, ang wala ka ng time para kayo mag-aaral. So kaya ano na yung nangyari? We carry the burden. Kasi bakit? Hindi lang ating patutunguhan eh. Why you spend time, treasure, and talents? Bakit mapapahirapan yung sarili mo dyan? Mayroon na ka naman pwedeng gawin na mas madali. So bakit hindi ka doon pumunta doon sa mga bagay na kung saan ay maging bagay ng direksyon ng iyong buhay na makita mo natin, kasi nasayang ang oras mo. At hindi mo na pwede ibalik yun. So, para mato siguro sa pinangin pagbaka lang, pero ganun din kumisan tayo. We spend time sa isang bagay na hindi natin naman kailangan. So, ano mangyari? Okay, mahihirapan tayo. So, akala natin na yun ang kailangan natin. Yun ang kumisan ng bagay ng daigdig na ito eh. Kaya nga, yan yung punto ng mga advertisement, pinapakilala nila na kailangan mo sila. Pero sabi niya, baka nakabibigat yun. Ay, ibig sabihin nila, hindi mo kailangan yun. Kasi kung kailangan mo yun, dapat nagpapagaan sa'yo. Kaya nga sabi ko, isang bahagi ng pagkilos natin, isama natin sa ating vocabulary, kagaanan ng loob. At isang dahilan kung bakit mabigat ang ating kalooban ni Lord. We take what we do not need. Kinukuha natin ang mga bagay na hindi natin kailangan. Kaya sabi ko sa panakasulatan, ang pinapahay ko sa akin, Lord, huwag kayong magdala ng manuman. Very extreme. Pero sa inyo natin, kung may moderate, huwag kang magdala ng mga bagay na hindi natin kailangan. At anong kailangan? Para sa pag-aari ng Diyos. Kung extreme talaga, ayun talaga siya sa iyo na, huwag kang magdala. Yan ang pinaka-extreme. Ano lang tatalim mo? Jesus. Pero yun ang huwag natin kalimutan ay baka mamaya nabibigatan tayo kasi bakit? Ang dami nating daladala hindi naman natin kailangan.
Ikaw ay nagniningning sabihin ng mga banal na itinarap mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang uwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahal. Sa pamagitan ng anak mo sa Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa ipagaganap namin sa karanakalpa. Kaya kaysa ng mga anghel, sisiawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagdubuti sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan na ang langit ang lupa na kagalatian mo. O sana, Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Espiritu, gawin mong banal ang mga kalawin na ito upang para sa amin ang kaming kagawa ng tulog ng ating Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagpinsa ang pusang loob na maging ang loob, inawakan ng tinapay, pinasalamatan tayo, pinaghati atin ngayon, niyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niya ito at ka, ito ang aking kagawa, niyahandog para sa iyo. Ngayon ginawa ng matapos ang ako na ginawa ko niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ko at tanggapin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang katipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa na lang ngayon ang pag-alala sa pagkamatay mo rin, pagkabuhay mo na pinalimahin sa iyo, ang tinatay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalahok ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat ito ngayon sa ramang parang pagbigod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningabin mo ang isipa ang laganap sa buong bibig, bisbisip mo kami sa pag-ibig kay isa Francis ni Benaventura at ang dalang kapalya. Nalahanan mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asang sila'y muling mabubuhay dahil hindi na lahat ng mga kumana. Kawaan sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan paglapang paglaan ng sali sa iyong buhay na walang bukas. Kaysa na mahal na Dere Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San Vicente di Paul, ni San Martin at ang lahat ng mga banata na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karanahan ka sa mamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama din sa kanyang lahat ng pagpapuri sa iyo, Diyos sa mga kapatangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa lang ka. Amen. 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 Upang tayo ay tunay na maging bahagi sa pagpapalaganap na mabuting balita ng pag-aari ng Diyos. Ama namin, thank you.
kasalanan ng sa mga paglaban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinaglikan na pilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ng iyo ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aking pananampalataya, huwag namin mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa inyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lamang sa inyo. At sumayin rin. Bigayan kayo ng kapayapaan. Cordero de Dios, la sanlibutan, mapapalad ang mga inaangiyahan sa bigin ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ang siyang kumuha sa ating puso at kaluluwa na siyang nagdulong sa ating buhay. Kahit na tayo'y magkawalay, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtuwan, at kung tayo'y hindi mo, ay huwag limutin na tayo para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan.
Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinalin sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pumutuntugon, Panginoon, higilugin niyo ang nagdaragdam naming kalooban. Para sa mga nakakaranas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at puot na kanilang nararanasan, para sa basag-basag namin sa katauhan na iginagapos ng hangaring magiganti, para sa aming sugat ng lipunan na ililigaw ng ilusyon, dapat tumigil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama natin sabihin, tulungan niyo kami lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na pag-ihiganti. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungan makita na ang karukaan, kawalan at katarungan at kakulangan ng edukasyon ng hanap buhay ang maaaring bugat ng kriminalidad. Para ang paglubay at abag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan.